Magandang nga po ba yun ang dagig tayo po'y nagpapatuloy sa ating programa. Ang Source of Strength, isang programa na dinisenyo ng ating lokal na pamahalaan na pinangunangan ng ating butihing Mayor Lino Cayetano. Ating pinatalakay ay ang patungkol sa kwento ng kasaysayan, ang unang Pasko, na nagdala ng courage para sa atin. Ano po ang ibig sabihin nito? Upang magkaroon tayo ng tapang at lakas ng loob na kaharapin ang anumang pagsubok na ating pinagdadaanan tulad po ng pandemyang ito. At halinawa, matapos na nga. So, we will see together four reasons. Apat na dahilan that the Christmas story can dispel our fear and give us courage. So, inaalis niya po ang lahat ng pangamba. Yan ang kapangyarihan ng Kapaskuhan. Kaya kapag naintindihan natin, napakasarap po i-celebrate ito. So, ang ibig sabihin, do not fear ang ating binigay na pamagat. At ito ang ayon sa salita ng ating Panginoon. Ayan yung basahin ko sa inyo. In Luke chapter 2, beginning in verse 10 and 11, "But the angel reassured them, 'Don't be afraid,' he said. 'I bring you the most joyful news ever announced, and it is for everyone. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born tonight in Bethlehem.'" Purihin ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. So, yung tinalakay natin noong nakaraan, yung dalawang punto, ay gagawin po natin apat na punto ngayon para mas maintindihan natin. Sabi nga po natin doon sa una, we need not fear for our prayers. Hindi tayo dapat mangamba na tumawag sa ating Panginoon. Marami sa atin ang iniisip, huwag na lang, baka hindi tayo tugunin, hindi tayo marinig. No, hindi po ganun. So, we need not fear talaga. For our prayers are being heard. Ang mga panalangin po natin naririnig. Sabi ko nga sa inyo, halimbawa yung kay Sikaraya, yung prayers niya have been heard by God, at hindi lang po pinakinggan, dininig ng Diyos, but because He responded. Tinugon niya kung ano man yung kahilingan nito. So, same with us. Pareho din po tayo. Yan po ang bitbit ng Christmas. Kaya huwag po tayong mamamba. Take your concern to God. Ano man ang concern natin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Hindi bukas, ngayon na. Number two, we need not fear for we have found favor with God. Nakasumpong po tayo ng pabor mula sa Diyos. At ito ay dapat nating namnamin. Dapat po natin itong ipamuhay sa atin. He is with us. Alam nyo yung pagiging Jesus niya sa buhay natin. Ang ibig sabihin niyan, Emmanuel. Emmanuel means God with us. Ang Diyos ay suma sa iyo. Ang Diyos ay suma sa akin. Ang Diyos ay suma sa atin. Sino po ito? Lahat na nagtiwala sa ating Panginoong Jesucristo. You have assurance na tunay niya ang Diyos ay suma sa iyo. The Lord is with us and is for us. We are favored in the eyes of the Lord. May found favor with God, it means that God was treating Mary with grace and favor. In Luke chapter 2, dito po sa ating binasa, beginning in verse 8 to 14, kung muli niyo pong babasahin niya, makikita niyo po yun. Number 3, we need not fear, for we have heard and believed the good news. Hindi tayo dapat mangamba. Bakit po? Sapagkat pinaniwalaan po natin ang mabuting balita. At ang mabuting balita ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya po mismo yung mabuting balita. At sabi ng mga anghel, ano sabi niya sa kanila? Magalak kayo sapagkat isinilang na ngayon sa bayan ni David ang Kristong Hari na siyang magliligtas. So, napakasarap. Nung marinig po ito ng mga shepherds,
Okay? The shepherd served and believed. After that, iniwan po nila yung kanilang mga pinapastor. Iniwan nila yung mga tupa. They left their flocks to go find the King of Kings. At ang sabi nila, hali kayo, puntahan natin, isinilang na ang hari ng mga hari. And number four, we need not fear, for Jesus is our everlasting King. Siya'y ang ating hari, magpawalang hanggan. Mga minamahal, ang kwento ng Kapaskuhan ay nagdala sa atin ng tapang. Nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Sa panahon na ito, na kinilala mo ang Panginoon, hindi ka na dapat mangamba. Tandaan po natin, may Diyos na nasa panig natin. Mayroong Diyos na kumakalinga sa atin. Sabi nga ng kanta, papasukin sa puso mo si Kristo, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Kung sa mga pagkakataon na ito, hindi mo pa naipapahayag ito ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa na si Kristo Jesus ay kinilala mong Panginoon. Ito ang pagkakataon. Tanggapin mo siya, kilalangin mo siya na sapat-sapat ang dala at regalo ng Panginoon para sa iyo, para sa akin at para sa ating lahat. Magtiwala ko tayo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat at ikaw ay dumating sa sanlibutan. At ang iyong pagdating, ang iyong pagsilang ay isinilang din ang aming kaligtasan. Maraming salamat sapagkat ang Kapaskuhan ay pumapawi ng aming takot, pumapawi ng aming pangamba. Salamat po. Binibigyan niyo kaming tamang upang ang lahat ng aming pinagdadaanan ay aming mapagpagumpayan sa biyaya mo, Panginoon. Sa biyaya. Pinupuri ka namin, O Diyos, niluluwalhati ka namin. Dalangin ko po sa mga nakakapanood nito, nakakapakinig, mangusap ka sa buhay nila, Panginoon. Hayaan mo na ma-encounter ka nila bilang Lord and Savior, bilang hari ng kanilang buhay. Ito po ang aking dalangin. At patuloy kaming dumudulog sa iyo ay tinataas namin ang bayan ng Taguig na pinangungunahan ng aming buting Mayor Lino Cayetano. Patuloy mo po nawa itong pagpalain. Bigyan mo ng sapat na lakas, karunungan ang aming Mayor at lagi mo siyang proteksyonan, ingatan ng kanyang buhay kasama ng kanyang buong pamilya. Salamat po, Panginoon, sa kanyang paglilingkod. Salamat po, pinili niyang paglingkuran ang bayan ito na sa iyo niya ginagawa. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ka. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.